Welcome back po muli dito sa aking channel. Ako po si Smile here, ang magandang babae sa balat ng lupa. Pero charot lang guys, kasi nga walang balat ang lupa, diba? So guys, yung ating vlog today is all about dito sa mga artistang nag-trending dahil po sa kanilang mga post sa Twitter, sa kanilang post sa social media. Ayan po na sinasabing walang malasakit yung government. Gusto ko lang ipagtanggol yung government natin. At gusto, hindi po ako pro, hindi po ako against, nasa gitna po ako, okay? Sa ating administrasyong Duterte ngayon. Well, gusto ko po i-share sa inyo sana yung mga artistang ito, itong dalawang artistang ito, tatlo ba or apat, basta yung alam ko is dalawa. Sana po bago kayo kumuda sa social media, nag-research po kayo anong nagawa ng ating government sa panahon ngayon. Well, kung ang kinukuda-kuda nyo tungkol po sa vaccine na yan, gusto ko po malaman nyo kahit dito sa Singapore, yung mga amo ko po hindi pa po na-vaccine dahil wala pa pong vaccine, kulang yung vaccine dahil inuuna nga po yung mga nasa government, inuuna nga po yung mga frontliners at yung mga elders. Ayan. So, wag po tayong kumukuda-kuda sa Pilipinas kung hindi pa na-vaccinated. Dahil kahit yung mga mayayaman na bansa, hindi po lahat nabigyan or hindi po lahat naka-vaccine na. So, sana, no? Sana alam nyo yan kasi sobrang sikat kayo. Alam ko matatalino kayo mga artista. Diba, wag na po yung hilahin niyo yung government, nalugmok na nga, nilulugmok niyo pa. Wag, what if ano na lang kaya, ganito, advice ko sa inyo, gamitin niyo yung pagkasikat niyo sa mabuting paraan. Imbis na kumukuda-kuda kayo dyan, why not tumulong kayo sa mga taong nahihirapan, sa mga poor people na sinasabi niyo. Tumulong kayo kasi alam ko may pera kayo, diba? Imbis na sirain niyo yung government, kung ano sinasabi niyo, tinitira niyo, why not tumulong na lang kayo dyan kasi may pera naman kayo na ipon. Kahit bawasan nyo lang ng 1/4, hindi nyo naman siguro ikakamatay yan. So, itulong nyo po doon sa mga naghihirap na sa mga taong bayan, okay? Ngayon, sa mga nagsasabi dyan na walang malasakit yung government, gusto ko lang po i-share sa inyo sa lugar po namin. Kahit wala pa po yung pandemya, may nare-receive po yung mga medyo kapos sa buhay doon ng IPs, 4Ps, mayroon pa po yung isa, nakalimutan ko kung ano, at may mga ayuda pa po galing sa government. So, kaya against po ako sa mga nagsasabi dyan na walang malasakit, ang bagal, walang naginawa, ganito, ganyan, puro salita, mali po kayo dyan. Kahit ako, simpleng tao, simpleng mamamayan lang, alam ko kung ano yung nagawa ng government natin. At saka, imbis na tumulong kayo, di ba? Tumulong kayo dyan, yung mga, alam nyo, naghihirap ng mga tao, tapos tinitira nyo pa yung administration, di ba? Nako, nakakaloka, nakaka-stress kayo. Kasi, wag tayo nga, kumbaga, wag tayo maging mangmang. Sikat po kayo, di ba? At least, alam nyo naman siguro kung ano yung ginagawa ng government. Kahit, i-compare nyo po, kahit yung mga mayayaman na bansa, like America, hindi pa po lahat may vaccine na. Dito sa Singapore, yung amo ko po, wala pa po sila. So, sana marunong tayo maghintay. Alam nyo, hindi kasi yung vaccine ang problema sa Pilipinas. Alam nyo kung anong problema sa Pilipinas. Ang titigas-tigas ng mga ulo, hindi sumusunod sa protocols. Ayan, kaya dumadami po yung mga cases na ganyan. Amakin mo dito sa Singapore, minsan isa lang, isang araw, dalawa, minsan zero. Kasi po, hindi matigas ulo ng mga tao dito, sumusunod po sila sa mga protocols. Keep distancing, wear your mask. Ayan, yung iba pa sa Pilipinas, nagchichismisan pa, nagsusugal pa, o diba? Ang problema doon is yung pag-uugali ng ating mga kababayan, pag-uugali ng kapwa natin Pilipino. Matigas po yung ulo, hindi sumusunod. Ayan. Kaya po ganun yung nangyayari. At kung may ayuda naman galing sa government, sinusugal pa nila, o diba? Tingnan mo. Gusto ko lang i-share yung, para, yung sa amin, guys. Napaka-swerte ng mga tao doon. O kung maga, napaka-swerte namin sa mga LGUs o kumbaga yung sa mga local na
local government kasi nga sila doon manggagaling yung mga binibigay, 'di ba? Hindi po kasalanan ng presidente natin kung hindi po nakakaabot sa mga mahihirap. Kasi may mga kurakot din sa mga local government diyan, mga LGUs diyan na binubulsa din. So huwag niyo tirahin po yung presidente, huwag niyo po tirahin yung administrasyon, 'di ba? Hindi po kasalanan ni Duterte yan kung marami nga cases. Kasalanan ng mga tao dahil matigas po yung ulo nila, okay? Kung sana sumunod lang tayo sa protocols, mag-ingat po tayo, wag labas ng labas kung hindi naman importante, hindi po magkaganyan, hindi maging worst yung cases po natin dyan. Okay? Sana po yung mga artista, itong mga artista ang nagkukuda-kuda, gamitin nyo po yung pagkasikat nyo. Minsan nasasabihan po kayong mangmang kasi wala post kayo ng post, hindi nyo naman alam ang ginagawa ng government, kung anong sakripisyo nila, 'di ba? Syempre unahin ba tayo ng Amerika, ng China, wala tayong pera, mahirap yung bansa natin. Eto nga Singapore, hindi pa nga nabigyan lahat kahit may pera sila. Syempre kumbaga slow yung manufacturer, ganun. At unahin po nila yung mga importanteng tao. Nako talaga, naiinis talaga ako diyan kapag ano. Actually guys, ano, kung gusto niyo ng pagbabago, umpisahan niyo sa sarili niyo, 'di ba? Sayang eh sikat sila, 'di ba? Sana gamitin po nila doon sa yung makakatulong sila ba, hindi yung hihilahin mo yung mga tao, yung administration na lugmok na lugmokin mo pa, aapakan mo pa. Huwag ganon. Pilipino po tayo. Kailangan po nating matulungan yung kapwa natin, Pilipino. Help each other to survive, okay? Yun lang yung aking vlog for today. Sana mag-research kayo yung mga artistang kumukuda-kuda dyan na walang nagawa yung government, ganito, ganyan, walang malasakit, sinasabi nga, hindi daw tumahirap yung pinagdadaanan natin. Well, mag-research po kayo kung anong ginagawa ng government natin. Imbis na i-pray nyo yung presidente natin, imbis na magkuda-kuda kayo dyan, i-pray nyo na sa bigyan siya ng lakas, ng knowledge, kung ano yung dapat gawin para po sa bansa natin. Hindi lang po tayo, hindi lang yung Pilipinas yung naghihirap, pati lahat, buong mundo po, lalo na yung mga may cases nitong pandemya na ito. Sana ilagay nyo po sa isip nyo yan, kahit yung mga mayayamang bansa, hindi po lahat nagbigyan ng vaccination na yan. So, yun lang yung aking vlog for today. Sana matauhan kayo dyan. Nako, ako'y kinakilabutan sa inyo dahil kung ano lang sinasabi nyo, guys. Huwag ganon. Okay? Kasi nakaka-toxic tayo sa bansa natin. Diba? Hindi po tayo nakakatulong in that way. Baguhin nyo na yan yung mga estelo nyo na yan, o baka gusto nyo lang sumikat kayo. Sikat na nga kayo in a wrong way. So, bahala kayo dyan sa buhay nyo. Basta, ito lang yung aking vlog for today. Para sa akin, guys, napakaraming nagawa ang government po natin. Kulang po tayo sa, hindi po tayo grateful sa nagawa ng bansa natin. Sana baguhin natin yung pag-uugali niya. Dapat magpasalamat tayo sa maliliit na bagay na nagawa ng ating pangulo o nagawa niyang kabutihan. Kung may pagkakamali man siya, nandiyan naman yung mga tao, kinokorek. Pero wag po yung hilahin niyo po siya pababa. Hindi po yun maganda, okay? Marami po siyang nagawa. Dapat nga maging grateful po tayo. So, yun lang guys. Tatapusin na natin itong ating vlog. Maraming salamat. God bless you all.